Hello po mga kahula, magandang umaga po sa inyo. Ito pong video na ito ay para po sa pagpunta ko doon kay Manong Manghuhula ng Davao City. Mga kahula, please subscribe po sa aking channel para sulit naman po yung pagbisita ninyo sa aking channel po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe po at nag-comment. At sa mga natulungan po natin sa comment section, maraming salamat po sa pag-message ninyo doon sa Mayang Channel na FB account ko. Ginawa ko po iyon para dito sa YouTube channel na Bawal Plastic Valak Vlogger. Doon po nung pumunta po ako kay Manong, nahulaan niya po na may sakit yung asawa ko at may sakit yung mama ko. Nahulaan niya po yun. As in po, lumaki po talaga yung mata ko. Kasi wala akong sinasabi sa kanya eh. Kasi nga, every time na nag-uusap kami ni Manong, wala naman talaga ako masyadong sinasabi sa kanya. Bigla lang, kinukuha niya yung palad mo, tinitingnan niya kaagad, tapos sasabihin niya, okay, magbaraha tayo. Ganun. Sa barahan ni Manong, nakikita niya doon yung mga nangyayari at yung mga nangyari na sa'yo, nakikita niya. Kaya nga yung sabi ko, yung sa first video ko, naniwala ako kaagad kay Manong kasi nga may dalawa akong sikreto talaga na hindi ko sinasabi. Kahit sa asawa ko hindi ko sinabi. Tapos nalaman niya kaagad yun. Nung kinuha niya yung palad ko, nahawakan niya yung palad ko, yun kaagad yung sinambit niya. Yung dalawang kinawa ko talaga na ako lang nakakaalam nun. So yung pagpunta ko kay Manong nung huli, anong araw ba yun, pumunta ako sa kanya, parang Wednesday yata pumunta ako sa kanya. May mga natulungan tayo dalawang tao sa comment section, yung mga nag-message doon sa Mayang channel ko, si Ma'am Kahula natulungan natin, yung taga Luzon natulungan natin siya, Cavite yata yun, Cavite. Natulungan natin siya na nalapit natin doon sa kanya yung kanyang concern. Nalapit natin doon kay Manong at yun, nagkausap sila. Nagkausap yata o nag-text sila, ganun. Tapos po, kung gusto niyo pong magpahula, lalo na sa hindi mga taga Davao, kung may mga kakilala po kayo na taga Davao, pumabor po kayo sa inyong mga kakilala, kaibigan niyo o kadugo niyo ba, pumabor kayo sa kanya dahil pwede po silang tumulay sa inyo. Kasi may nag-comment kasi nag-concern siya kasi nagka-cut ng baraha. Okay lang po yun kasi doon po dadaan doon sa kakilala ninyo. Basta banggitin lang yung pangalan ninyo o kahit magpakita kayo ng picture ninyo doon, sabihan niyo yung kakilala niyo. Ingnayin yung kaila para sila ang magpakita sa inyong picture, sila ang mabanggit sa inyong pangalan. Tapos po, pagkatapos po ng mga concern ninyo sa kay Manong, nagdadasal po yan siya, pinagdadasal niya kayo, pinapayuko niya yung ulo ninyo, mahirapan talaga ako Tagalog, pinapayuko niya yung ulo ninyo para dasalan niya kayo. Pag nagbabaraha naman si Manong, talaga titindig yung balahibo ninyo, magtataka kayo kung bakit niya alam yung past niyo, yung nakaraan ninyo. Malalaman niya. May mga sinasabi din si Manong na nagawa na ninyo. Kaya tinatanong niya na, kuma na ba ni? Ano na siya? Nabuhat na ba ni Nemo? Or sa Tagalog is, tapos na ba to? Nagawa mo na ba to? Nangyari na ba to? Tinatanong niya ng ganyan. Kasi tulad nga nun sa akin, may nahuhulaan siya ng mga nagawa ko na dati. Mga nakilala ko dati, nahulaan niya na ganito yung ginawa ko, ganito yung naging kapalaran ko dati, nahuhulaan niya. About naman po doon sa kudlit ng palad, pinapakudlit ko po yung palad ko. Yan po. Ibig po sabihin, may karayom po yan si Manong. Nilalagyan niya ng alcohol. Pati yung palad niyo, lalagyan niya ng alcohol. Tapos, kukudlitan niya. Ewan ko kung Tagalog ba yung kudlit. Di ko alam kung anong Tagalog din sa kudlit. Hindi ko alam. I-research ko muna. Nagkukudlit siya. Parang maiba yung... kunwari may malas sa palad mo, may malas na nangyayari, kinukudlitan niya yun para mawala yun. Actually, totoo po talaga yan. Kasi nga, yung sa akin, may problema talaga ako. May malaki talaga akong problema. Tapos, ginawa ng paraan niya ni Manong na humilom muna yung problema ko. Yung nangyari is, talaga, totoo yun. Totoo yun. Kahit nga yung kakilala ko tumawag sa akin na yung problema mo parang huminto bigla, ganun. Kami lang nakakaalam yun. Kami lang nakakaalam nun. Confidential kasi yun. So, yun po mga kahula. Totoo po yun. May kinukudlit siya sa palad ko. Parang sinusugatan niya ng konti yung palad mo. Tapos, tulad ng urom ko. Yung urom, Tagalog ba yung urom? Parang Bisaya yata, urom. Nawala din yun kasi nga inuurom ako. Binabangungot ako sa Tagalog. Bangungot, urom. Binabangungot ako lagi. Simula nung 2004 yata. Binabangungot ako lagi. Lalo na pag naka-straight ako ng tulong. Binabangungot ako lagi. Tapos nung simula nung makilala ko si Manong, nagtaka ako ba't alam niya. Sabi niya, yung naman ni urom na rin. Gabi haba niyo makaurom, ano siya. Sabi niya, bakit may urom dito? Ano? And then, sabi niya, kukunin ko tong urom mo, wawalain ko tong urom mo kasi delikado to. Baka hindi ka na makagising kasi lagi-lagi na lang to. Kasi nga may sinabi sa Manong sa akin na may bad element na laging nakasabay sa akin na itim, bad element. So, tinanggal niya yun, yung urom na yun, hindi na talaga ako binangungot.
Kaya laking pasalamat ko sa kanya. Di na ako binabangungot kahit naka-straight ako ng tulog. Kaya ngayon sinasabi nila dati maglagay ng asin sa ulo. Ginagawa ko talaga 'yun dati. Lalo na pag buntis ako, binabangungot ako. May nakapatong lagi sa akin na babae. Kukwento ko 'yan sa inyo sa next video ko. Kukwento ko 'yan. Manindig, titidig talaga balahibo niyo diyan. Every time na buntis po ako, may babaeng nakapatong sa akin pag tulog ako. Nakapulayan siya. Kukwento ko 'yan. Manindig na 'yan, balahibo ko tuloy. Pag naalala ko. Kukwento ko 'yan sa inyo. Babae po 'yun siya. Pero yung bad element na sinasabi ni Manong, lalaki po 'yun. Lalaki. Sumasabay siya. So, simula nung lumipat ako sa kwarto na ito. Ikukwento ko 'yan sa inyo sa next video ko. Nawala yung bangungot ko dahil kinudlitan ni Manong yung bangungot ko sa palad ko. Mga kahula, please leave a comment lang po. Babasahin ko po 'yan. Punta po kayo sa Mayang Channel kung may i-message po kayo sa akin. Yung mga taga Davao, i-message ko sa inyo yung numero ni Manong. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Maraming salamat po talaga mga kahula. Deeply appreciated po talaga iyan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapanood ng video ko. Bisitahin niyo din po yung ibang video ko para sulit po yung pagbisita niyo po dito mga kahula.